Hey guys, so today i-unbox, i-review, and syempre i-demo natin itong bago kong electric guitar from Jolly Music. Ito yung J-Craft S1H HSS Stratocaster. Ito yung 2020 model. Ito yung latest nila. So without further ado, let's get started. Hey guys, I'm Pitrenzo, and welcome to my YouTube channel. Please subscribe and turn on the notification button. And don't forget to share my video and smash the like button. Also, follow me on my Facebook, Instagram, and Twitter. If you have a question, all the links are in the description below. Thank you. And before we get started, guys, I just want to say thank you sa Jolly Music. Thank you very much, Jolly Music, para bigyan nyo ako ng chance na ma-demo and ma-review. And syempre, mapakita ko sa inyo, guys, itong J-Craft na S1H HSS na Stratocaster. Ito yung 2020 model. So, ito yung pinaka-latest. And nabasa ko doon ang daming upgrade daw nito compared doon sa luma. So, i-unbox na natin siya. So, set aside muna natin itong box. First, tingnan muna natin yung mga previews and yung kasama dito sa guitar itself. So, ito yung strap, number one. Ito yung strap niya. So, set aside muna natin. Titingnan natin yan in full detail. Siyempre, meron to yung Allen key, yung maliit, and yung malaki. And meron din siyang free na guitar cable. And siyempre, yung tremolo bar para dun sa bridge ng Stratocaster. So, ito yung bag. So, tingnan muna natin yung strap bago natin tingnan yung guitar. So, ito yung strap. So, dun sa strap, maganda yung build quality niya dahil leather yung mga lagay niya dun sa, o yung butas dun sa may lalagay mo dun sa guitar mo, dun sa may strap. Ito din sa kabila. And, syempre, ito may logo. And, bakal yung mga ano niya, mga bindings dun sa strap. Maganda yung build quality niya. Balambot siya sa neck mo pag sasuot mo siya. So, meron din siyang tali para pwede mo siyang ilagay dun sa acoustic mo. So. And ito naman yung guitar cable. So, tingnan natin yung guitar cable. And pagdating naman dun sa guitar cable niya, so, straight yung isa and then naka-angle yung isa. And medyo mahaba siya. So, pwede mo din gamitin to pang practice. And sa mga beginner dyan na bago pala magsisimula, so amp na lang ang kulang mo. So, syempre, ito yung Allen key niyang dalawa. So, yung isa dito yung malaki, pang-adjust dun sa truss rod ng guitar mo. So, parang i-adjust mo yung bow ng guitar mo. And ito namang maliit, ginagamit to dun sa bridge ng guitar mo para i-adjust mo yung string height. And dun sa mga walang idea dyan kung ano ba yung set guitar setup. So, meron akong dating video nyo, pero i-update ko siya, gagawa ko ng bago and yung latest para maituro ko sa inyo. And magkaroon kayo ng idea para kung ano ba yung setup, guitar setup, para maging aware kayo. So, ito naman yung next, yung tremolo bar. So, ito yung ilalagay dun sa bridge. So, set aside muna natin siya, ilalagay natin siya mamaya. So, ito na yung guitar itself. So, tanggalin muna natin yung kahon. So, ito yung guitar. So, yung bag muna. Ito yung bag. So, may compartment siya dito. So, pwede mong ilagay dito yung mga guitar effects mo, guitar cable, guitar pick. So, yung build quality pala ng bag niya. So, padded yung front niya and then padded din yung side niya and pati yung back. Hindi naman makapal yung padded, pero pwede na yun kasi unlike doon sa mga nabibili doon sa mall, which is medyo cheap siya, pero yung build quality ng bag niya parang tela lang, which is wala siyang padded. Ito may padded, so safe na safe yung guitar mo dito. So, kailangan mo rin kasi ng guitar bag, syempre pag naita-travel mo to, pag pupunta ka school, sa gig, or kaya tatabi mo siya, magandang may padded kasi hindi natin masabi, baka may aksidente ang mangyari. So, kung investment mo to, pag-ingatan mo yung guitar mo. So, yung kulay pala nung sa akin ay metallic red. As you can see, guys, makikita nyo,
meron siyang mga parang glitters, which is parang darker yung red niya. And hindi lang to yung kulay nito, guys. Meron din dun ka kulay white, milky white, syempre yung white, and may black. And parang meron silang green. So, kung di nyo gusto tong red, meron dun na ibang kulay na choices. Guys, yung palang Stratocaster ng J-Craft ay dalawang klase. Meron dalawang klase nun. Yung una nun ay yung S1 and yun yung single coil. And ito yung S1H, yung HSS. So, may humbucker yung dun sa may bridge niya. And kagaya nga na sabi ko guys kanina, itong J-Craft na 2020 model, ito yung latest nila. So, ano ba yung pagkakaiba niya dun sa luma na o yung older model ng J-Craft na S1 or yung Stratocaster? So, yung bagong model ng J-Craft na Stratocaster, yung 2020 model, ang number one na bago dun ay yung body niya. So, yung body niya ay poplar wood. Yung dating model kasi, ang gamit nila ay basewood, which is yung basewood medyo magaan. And itong bagong model, yung poplar wood, medyo mabigat siya. So, itong guitar na to ay may weight. So, as you can see, ang bigat para siyang mga high-end na guitar. Second doon yung overall build quality niya. And napansin ko dito sa J-Craft na 2020 model, yung pagkaka-paint sa kanya, ang ganda. Ang ganda ng paint niya. Yung overall build quality, ang ganda. May weight. So, yun ang napansin ko dito. So, dito naman tayo sa specification ng guitar. So, yung body ga niya, just like I said kanina, ay poplar wood na. And hindi siya basewood. So, medyo may weight yung guitar niya. Pagdating naman dito sa neck niya, so all maple, syempre 22 fret, and then meron siyang mga inlay, and yung guitar scale length pala nito ay 25.5. So pagdating naman dito sa bridge niya, so meron siyang tremolo and silver siya. So kakabit natin ngayon yung tremolo bar niya. So doon sa mga ano, papaikutin lang to. And yun, naglalak yung ano niya. So, pagdating naman doon sa tuning peg, same lang din as bridge. Silver siya. Straight na 6. Guys, dito naman sa volume niya and tone, nandito siya. So, tone, volume. And nandito yung pickup selector niya. And yung pickup selector niya ay 5-way. So, guys, 5-way yung pickup selector niya. So, pag nandito siya sa baba, ang gagana lang ay yung humbucker. And pagdating naman dito sa second, pag nailipat mo siya sa second, ang gagana yung humbucker and then yung single coil dito sa gitna. And pag na-middle position mo siya, ang gagana lang ay yung single coil. And pag nailipat mo naman siya dito sa pang-apat, ang gagana ay yung single coil dun sa middle and yung dun sa may neck na single coil. And pag na-ano mo na siya dun sa last, o yung panglimang pickup selector, so ang gagana lang yung single coil dun sa neck position. So guys, meron kasing mga Stratocaster na three-way lang, which is, pag nandito siya sa baba, ang gagana lang ay yung single coil o yung humbucker. And middle ka agad. So middle pickup and then neck pickup. Mas maganda kasi minsan yung pinagsasama mo yung bridge and yung nandito sa middle na pickup, or kaya naman pag nandito sa pang-apat na pickup selector, which is yung neck pickup and then yung middle pickup, meron siyang tunog na hindi makuha nung pang three-way lang. Meron siyang, ang ganda nung binding nung dalawang pickup pag pinagsama. And which is yung nga yung katangian ng Stratocaster. Guys, yung pickup pala nito ay humbucker, single coil, and single coil. So, ceramic siya, guys. So, ang maganda dito sa pag-humbucker, pwede mo siyang i-upgrade pa. So, pag in-upgrade mo to, sa sobrang ganda talaga nito. Pag in-upgrade mo yung pickup. Guys, dito naman tayo sa likod. So, sa likod naman, makikita nyo yung backplate niya. So, dito kinakabit yung guitar string. Dito sa mga butas dito. So, lulusot mo siya dito, and then, kukunin mo dito, ikakabit mo dun sa neck. And yan, sa likod, nating special naman sa likod. And yan, nandito yung logo ng J-Craft na Classics.
So, yun, meron kasing J-Club na iba-iba. Merong acoustic, and meron siyang classic. Ito nga yung mga Stratocaster, Telecaster. And meron siyang X-Series, which is yung mga humbucker and pang mga medyo metal yun. So guys, yung pagkakaiba lang naman talaga nitong HSS dun sa normal na J-Craft na S1, yung Stratocaster, ay yung bridge pickup niya nga ay humbucker. So bagay na bagay to dun guys sa mga laging tumutugtog ng medyo rock or kaya naman medyo distorted. Mahilig kayo sa distortion na mga kanta or may distortion na kanta. And yung mga nagli-lead dyan, bagay na bagay to. Pero meron kasing tunog na hindi makuha yung humbucker dun sa single coil. Iba pa rin yung single coil. Pero I much prefer na dito kayo sa humbucker pag mahilig kayo dun sa mga kanta na maraming distortion part. Guys, simulan na natin yung demo. And bago tayo mag-start guys, explain ko muna yung setup ko dito guys. So from my guitar, ito yung Stratocaster na J-Craft. Then papunta siya dun sa pedal board ko. And then papunta siya dun sa Focusrite ko, yung audio interface ko, yung Focusrite. And then papunta siya sa computer ko, na ang gamit kong recording ay, or yung DAW ay yung Reaper. And meron lang akong plugins doon na amp simulator ng Bias FX2. So guys, simulan natin demo guys. Thank you.
So guys, conclusion na tayo. So guys, itong ang G-Craft na Stratocaster, yung 2020 model nila. Napakaganda ng build quality niya. Para na siyang high-end na electric guitar. And yun nga, unlike doon sa mga mall na walang weight ang gaan, ito ang bigat. Solid na solid yung pagkakagawa, yung build quality. So doon sa mga beginner dyan guys na gustong magkaroon ng bagong electric, especially doon sa mga beginner dyan na nagme-message or nag-chat sa akin na, Sir Idol, ano ba yung magandang electric para sa akin? Beginner lang ako. And medyo tight yung budget ko. So ito na yun. Sa mga tight yung budget dyan, ito yung bagay na bagay sa inyo. Yung Stratocaster ng J-Crop. And yun nga, dito kasi rin ako nagsimula. So dun sa mga beginner dyan, dito ako nagsimula sa Stratocaster. So, pag gumamit ako ng Lispo o kaya Telecaster, hinahanap-hanap ko talaga din yung body ng Stratocaster. Iba yung tunog ng Stratocaster. And dun sa mga ano naman dyan, yun sa mga medyo marurunong na, syempre, sabihin ko na lang sa inyo, ang kulang na lang dito ay copper shielding. And yun nga, pwede na siyang gamitin pang trabaho, pang gig. And yun nga, pang mga rakrakan dyan sa tabi-tabi dyan, pang battle of the band. Ito yun, pwede na itong gamitin, guys. And guys, sabihin ko na pala yung price nitong guitar na to. Ang price itong guitar na to ay 4,699. And take note guys, before kayo bumili, lalagay ko yung link below. Tingnan nyo na lang doon sa description kung saan kayo pwedeng bumili nito. Bumili lang kayo nito sa mga official store ng Jolly Music and yun nga sa mga authorized dealer and reseller ng Jolly Music. Kasi may nakita ko meron nagtitinda nito sa Facebook o doon sa mga FB group. And yun nga, ang problema kasi doon, pag binili mo to, isiship na lang nila. Wala, hindi na nila isa-set up to. Unlike doon sa official Jolly Music and doon sa mga authorized dealer nila, before nila yun ipaship sa'yo, so pag in-order mo siya, isa-set up muna nila yun. And out of the box, pagkabukas mo sa bahay nyo, gagamitin mo na lang kasi naka-set up siya. Kasi sa factory to, sineset up nila. And nawawala din sa setup yun kasi pag siniship siya, especially galing to abroad, mawawala sa setup ko kahit konti. So, yun guys. Binigyan kayo ng tip. Unlike din kasi dun sa mga mall store, yun nga, makikita nyo naka-display to, diba? Yung mga iba na brand ng guitar. So, pag naka-display lang yun and then napili mo, ito gusto kong bilhin, iaabot na lang sa yun. Siyempre, diba? Lalagay na lang nila sa bag or kaya naman lalagay sa box. So, diba? Nakikita nyo hindi nila sineset up. So, yun nga. Tapos, pag nanonood ka ng video ko, sasabihin mo,
wala sa setup or wala sa tono yung gitara ko, which is yung sa'yo yung wala sa tono. Guys, napakahalaga and important ng guitar setup. So malaking bonus din yun kasi pag naka-setup yung guitar mo, malaking bonus na yun kasi medyo pricey din kasi yung setup. Especially dun sa mga walang alam dun sa setup dyan, so naluloko lang kayo, diba? And yun nga, bili lang kayo dun sa mga authorized reseller, and yun nga, official website ng or official store ng Jolly Music. So yun lang guys, thank you sa pagpanood nyo, and sana abangan nyo pa yung mga future demo ko, and yun nga, sa mga future review ko and unboxing ng mga product about sa guitar. So abangan nyo pa yung mga video ko na guitar lesson guys. Thank you guys sa pagpanood nito.